Sinong mahal mo? Hello ulit sa'yo, kapatid. Ayan, may tanong ako sa'yo. Sinong mahal mo? Sinong mahal mo sa mundong ito? Ang iyong bang mga gamit? Pera? Kotse? O jowa mo? O magulang mo? Sinong pinakamamahal mo dito sa lupa? Ayan. Kasi, bakit ito tinatanong? Kasi sabi dito, sa unang Juan 2:15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Sa English, sa 1 John 2:15, do not love the world and anything in the world. If anyone love the world, love for the Father is not in them. Ayan, sabi dito kapatid, ay huwag natin ibigin ang sanlibutan o mga bagay sa sanlibutan. Ano ba ang mga bagay o na sanlibutan? Ano ba ang mga bagay sa sanlibutan? Ito ay pera, trabaho, o ML, mga bagay, bahay, kotse. Ano pa? Ito yung mga bagay sa mundo na mawawala din at hindi natin maisasama pag tayo ay namatay. Sabi dito, pag iniibig natin ang ating mga bagay dito sa mundo, ay hindi natin iniibig ang ating Ama. Paano man lamang kung iniibig mo ito? Sa pagising ba sa ating umaga, anong lagi nating iniisip? Ang pera ba? Ang kita? Ang trabaho? O pag-aaral man? O online? O laro? ML? O mga jowa? O jowang mga jowa? O ang mahal mo? Tao lang ba ang lagi mong iniisip? Kasi kung sino'y lagi mong iniisip, pinaprioritize, at inuuna sa iyong buhay, yun ang pinakamamahal mo. Isipin natin, ano bang priority natin sa buhay? Kasi kung ano yung inuuna at iniisip natin sa pagkagising pa lang, yun ang ating pinakamamahal. Kaya, sa buhay natin to, pagising pa lang, ay isipin natin ang ating Panginoon upang ipakita na siya ang ating inuuna at iniibig. Sabi din dito, kumbaga, di ba, pag ang mahal mo, ang jowa mo, ang asawa mo, lagi mo siyang iniisip dahil mahal na mahal mo siya. Kaya, sa atin din, ipakita natin na mahal din natin siya. Huwag natin ibigin ang mga bagay dito sa mundo dahil ito'y mawawala. Kasi sabi sa Unang Juan 2:16-17, ang lahat na nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa namang mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ayan. Lahat daw ng kinahuhumalingan nating mga bagay dito sa mundo ay pagdating ng panahon, ito ay mawawala. Kaya huwag natin pagtuunan ng pansin ang ating buhay sa mga bagay dito sa mundo. Ito'y ginagamit ng ating Panginoon para ito'y ating pagpalain. Pero huwag natin itong mahalin or pagtuunan ng pansin dahil ito'y mga bagay na mawawala. Kagaya ng bahay, kotse, pera, o mga kung ano-ano man na bagay dito sa mundo ay mawawala din sa ating pag-alis ay hindi natin ito madadala. At patuloy na ituon ang ating puso't isipan sa ating Panginoon dahil pag inibig natin ang sanlibutan, tayo ay mapapahamak. Higit na sundin natin ang mga kalooban ng ating Panginoon upang tayo ay mabuhay magpakailanman. Dahil pag inuuna natin ang ating Panginoon, minahal natin Panginoon, siya ang magkakaloob ng lahat ng bagay at ito'y ating ma-enjoy. Hindi tayo may stress pag-iisipin ang mga bagay na gusto natin dahil i-enjoy natin to dahil sa kaloob ng ating Panginoon. At sa ating pag-alis, maiwan man ito ay may kapayapaan sa atin. Kina hindi tayo mangangamba na mawala ito dahil ito ay biyaya nating Panginoon. Higit na unahin ang pag-ibig natin sa Panginoon upang ma-enjoy ang mga bagay dito na mga kaloob niya. Kaya muli, huwag natin ibigin ang mga bagay dito sa sanlibutan dahil hindi ito nagpapakita na mahal natin ang ating Ama. Kaya patuloy na magtiwala, sumunod sa ating Panginoon upang patuloy natin siyang sambahin, papapurihan,
para may pakita nating mahal natin ang ating Panginoon. Ikaw ba? Sino bang mahal mo? Sino ba ang inuuna mo? At sino ba ang dapat mong mahalin? Kaya muli, huwag kalimutan, unahin at mahalin ang ating Panginoon at huwag ang mga bagay dito sa mundo dahil ito'y mawawala. Kaya salamat sa iyong pakikinig. Kung may prayer request ka, i-comment mo lang at patuloy na i-like, subscribe, and share mo to upang mapagpala din yung iba. Kaya muli, sinong mahal mo? Mahal ko ang ating Panginoon. Mahal ka na ating Panginoon. At patuloy nating mahalin ang ating Panginoon habang nandito sa mundo upang sa kanyang pagdating ay tayo kanyang kukunin. Kaya muli, salamat. Mag-ingat kayo lahat. Please like, subscribe, and share. I love you all. Kaya ko to sineshare sa inyo. Kaya God bless you all.